How do you manage your money? Tinuruan naman ako ng tatay ko magtipid, mag-save ng money, so I know my ways since noon. I was a manual laborer, so yung earn ko noon hindi ganun kalaki. Anong trabaho yun? Nung sa England po ako, factory worker ako, newspaper boy, warehouse cleaner. So ay nasubukan ko po lahat. Paano ka napunta dito sa Pilipinas? 7 din po ako noon at parang pinauwi ako ng tito ko, si Gio Medina. Gusto ko lang sana maghintay till I was 18 para magsundalo or flight attendant. That was my two choices. Of... Sundalo saan? Sa Germany. Sa Germany? Yes po. Flight attendant? Anywhere naman. Anywhere, basta FA. I would assume that you love what you're doing now. Yes. Okay. As a young boy, I was told na palipat-lipat kayo ng tirahan. Yes po. Why? Family matters. They weren't that well. Meaning... relationships? Yes, yes. Okay. Germany, where I was born. Okay. Tapos Philippines. Saan sa Germany? Northheim. Okay. It's a small town. Northheim. 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 Heim. It kind of literally translates to north home. North home. So in the northern part. Akala ko no time. So from Germany, umuwi kayo ng Pilipinas. Yes. And tapos, then nag-first year high school ako. So gaano kayo katagal dito sa Pilipinas? I think a year or two. Pero ang ganda ng Tagalog mo. Salamat. Ang story po nun kasi, if I can give you a trivia. Go ahead. Nung dumating po ako dito, nung 2012, di talaga ako marunong mag-Tagalog. Tapos yung uncle ko, sabi niya, kung mag-i-English ka sa bahay, sasampalin kita. Okay. As in sampal. So, as in sampal? Opo. Okay. Kasi, subukan natin ngayon kung sino mag-English sasampalin. Hindi. Wag na. That's a joke. Kasi minsan talaga may mga English word. Pero diretso naman po ako mag-Tagalog. So doon ako natuto. Kasi decidido siya na matuto ako mag-Tagalog. Gusto niya na yung mga roles and mga ano na ibibigay sa akin, hindi purong balikbayan, foreigner na galing Amerika. Magiging limitado, ika nga ang iyong role. Okay. Tama. So mula Germany, napunta ka ng Pilipinas. From the Philippines... to England. To England, yeah. Again. When I was here sa Philippines, then like a small family... disturbance happened, and then we went to Philippines. I'm really sorry, but I don't understand yung family. Yung naghiwalay or something, kaya palipat-lipat? Yeah, there was just a small problem with my grandma and my stepmom. All right. Your mother passed away? Yes. She did, no? Yeah. Your mom was Filipina? My biological mom. Your biological mom, is yes. Serbian-Croatian. A Serbian-Croatian? Yes, my father is a Filipino. But you're a new man. That's because my step-grandfather, nung namatay po ang lolo ko, nag-asawa muli ang lola ko sa isang German, inadopt niya po ang tatay ko, tapos nung pinanganak po ako, German na po ako. Okay. Kaya so, po Neumann. Yun ang paliwanag doon. Now yes, I understand. Okay. So bumalik kayo ng England, and then what happened? And then doon po parang natuto ako sa life. Like, doon ka na nagtrabaho sa factory. Po. Tama. At marami pang mga trabaho. Yes po. And then, at 17, pumunta ka dito sa Pilipinas. Correct, correct. Ano ang naging epekto nito sa buhay mo? Medyo culture shock. Kasi noon sa province ako sa Philippines. Ngayon, straight Saan to Manila. Saan sa Pilipinas? Batangas po. Batangas, kasi okay. May bahay po ang lola. Siyempre, ibang-iba po sa Manila kaysa sa mga province. So, parang na-culture shock ako, syempre dahil din sa showbiz, from a simple life, parang lumawag bigla yung mundo. Mundo, yes, tama po. Buti hindi ka napariwara. I think my father taught me naman para... Bumabalik ka sa tatay mo, no? Mm-mm. Laking lola ka. Part lola, part daddy. But how was your relationship with your biological mom? Really vague po kasi yung memory ko doon. Dahil bata pa. Yes po, naghiwalay siya. Your mom passed away when you were how old? Around 15, 16, okay. Or something like that. Kaya, I only remember visiting her. Mumisita siya sa birthday ko mga twice or something like that. Dahil yung mga panahon na yun, naghiwalay na ang mom at saka ang dad. Sila. Okay. How was your relationship with your stepmom? Really good, actually. Parang tunay na nanay ko nga eh. Kasi, if i-count natin yung mga years na makasama kami ng stepmom ko, mas maraming years pa nga. Ang pinagsamahan. Nasaan ka ngayon pagdating sa iyong karera? Gusto ko lang talaga mag-ipon muna and ang pangarap ko po, a farm. But pero itong ginagawa mo ngayon bilang artista, you love what you do now? Yes, I do. I love what I do. You don't want to be a soldier anymore? Pwedeng sideline. You don't want to fly anymore? Siguro the fly part, not anymore. What I'm trying to say is, you've finally found what you want to do. But I also do have another thing I really want. Which is? I really want to have a farm. That's right. Me and my girlfriend are planning to have a farm in the future. So. You have a girlfriend? Yes, I do.
She's also an actor. No, she's not showbiz. She's not showbiz. Yeah, none, yeah. None showbiz. And you've been together for how long? Almost 2 years. Okay. Tonight with